Hey guys! Welcome naman sa pinibago nating vlog! Ngayong araw na ito, pero bago ang lahat, welcome to my channel! And for today's vlog, guys, magandang araw, magandang gabi, nasaan man kayo ngayon. And for today's vlog, naalala ko sa yung last upload ko nung January 1 kung saan nagkaroon tayo ng isang malawakang recap kung ano yung mga malulupit na mga pangyayari at usually, at mostly of it, ay hindi magaganda mula sa 2020. And for today, naisip ko ay mag-share ako sa vlog ko na ito para mabalikan ko siya in the future ng mga bagay na I am very blessed for 2020 o mga bagay na I'm grateful for 2020. Diba dapat positive lang tayo for this year. So maganda na i-vlog natin today and ma-share ko sa inyo rin yung mga insights ng mga 2020 blessings na nagkaroon tayo. Pero iniisip ko kung ilan yung i-enumerate natin sa vlog na to. So naisip ko na magbunutan. So nagsulat ako ng mga number 1 to 10 para hindi masyado mahaba. 1 to 10 na mga palabunutan kung ilan yung ibibigay ko, enumerate ko sa vlog na to na mga bagay na I am very grateful. Ayan ha, 1 to 10. So ito magde-decide kung ilan yung iisipin ko na most top 5 or top 6, 7 or 1 to 10 ha guys, 1 to 10 na mga grateful for 2020. So paulit-ulit na tayo. So bubunot na ako guys ha. Ayan na siya. Kasi diba yung mga tips and ideas natin usually 3, 5, ganyan. So sana maiba naman no. So ito na, pipili na tayo. Pipili na tayo para sa vlog na ito, ilan kaya ang ating ibibigay ng mga grateful things in our life for 2020, okay? And that's number 5. Hindi talaga tayo nilulubayan ng number 5 na ito. So number 5, so today, magbibigay tayo ng top 5 things I am grateful in 2020. Video, let's start. Go, go, go. Snap, paso. Come on. Number 1, I am grateful for... Sa 2020, I am grateful for... Ano ba? Lima, no? Lima. Dami kasi actually eh. Lima. Una natin dyan ay ang health. Ang health ni Papa and also ni Mama. Pero mostly... Yung buhay ko kasi ngayon, as you all know guys, meron tayong playlist dito sa ating channel ng Dialysis Stories, Dialysis Diaries, and ang title nun. Pero basta it's all about Dialysis Stories kung saan ay binavlog natin yung mga experiences natin sa dialysis ni Papa, which is yung talaga yung focus ko. Yun ang focus ng ating buhay, ang alagaan at bantayan si Papa dahil sa dialysis. Kaka one year, almost a year pa lang namin, no? Na mismong nagda-dialysis and nasa adjustment period pa rin ang katawan ni Papa at ang mga bagay-bagay tungkol kay Papa. Pero I am very grateful dahil naitawid namin ang 2020 sa kanyang sessions na minsan nag-hypo siya. Hypo, ito yung pagbaba ng dugo and nahihimatay na lang kung bigla. And ano man, natetest yung mga muscles natin at kailangan nating magkaroon ng first aid, yung mga ganyan. Ito yung mga bagay na hindi natin maiwasan. Maraming beses siyang nangyari for 2020 na maaaring nag 50-50 si Papa kung wala ako sa tabi niya. And ito yung mga bagay na lagi kong inaabangan na hindi mangyari. Yan na, inaabangan na hindi mangyari. Also, itong 2020, ito yung taon kung saan bantay sarado ako sa mga magulang ko, sa mga activities nila sa bahay at outside ng bahay dahil nga sila yung very prone sa sakit na ito o sa virus na ito. And very grateful ako na hindi kami tinamaan at hopefully hindi never kaming tatamaan ng any types of virus and diseases o kahit na anumang karamdaman pa na parating sa mundo natin. Dahil yan ang lagi kong dasal sa araw-araw, ang protektahan kami, sila lalo, ang buong pamilya at lahat ng tao na nakapaligid sa amin na hindi tayo maapektuhan ng virus na ito. So, ayun, yun ang number one ko na very grateful ako sa bawat gising ko kasi yan ang lagi kong dasal at lagi kong binabantayan yung health ni Papa at ni Mama. Number
2. I am grateful sa 2020. Siguro, isa sa naging o natutunan ko for 2020 is yung bagong business opportunity sa apparel, sa mga damit, also sa mga merienda. Meron tayong vlogs niyan, no? Sa negosyo tips and ideas, negosyo business tips na playlist dito sa ating channel. Paki-search na lang or ililink ko dito sa taas yung playlist na yon, wherein natuto ako ng mga bagay na dati ay nasa isip ko lang. Alam mo yon, may mga bagay tayong pinaplano sa buhay natin na dati iniisip lang natin, what if magbenta ako o pasukin ko yung ganito, na hindi ko inisip na ngayong lockdown season 2020 or last 2020 ay magagawa ko pala o mauumpisahan ko at masusubukan kong gawin. And hindi ko inasahan na magbo-boom siya at maraming tayong magiging resellers sa iba't ibang lugar. And hanggat ngayon, meron pa rin tayong mga sinusuportahan ng mga resellers natin kahit medyo mahirap ang pagbili ng mga bagay-bagay sa oras ngayon. Well guys, yun yung isang grateful ako kasi something siya na laging napapatunayan ko sa sarili ko na you just have to have a goal. You just have to have your objectives. Yung mga gusto mo, isulat mo yan. Isulat mo yung mga gusto mong magkaroon, gusto mong maging, gusto mong, alam mo yun, yung mga ideas na naiisip mo na pwede mong ma-achieve, isulat mo yan at darating yung oras na ibibigay sa'yo ng Diyos na maabot mo yon. Papakita niya sa'yo na kakayanin mo at kaya mo pala na abutin kung ano man yung goals mo na iniisip mo sa ngayon. No, you just have to pray for it and diskarte. Kailangan lang talaga ng diskarte. Kung wala ang diskarte, hindi ka makaka-move on. Hindi matutuloy kung ano man yung naging plano mo. So I think yun yung naging best na uplift sa akin ngayong 2020 o noong 2020. Number 3. Naisip ako guys eh. Number 3. Ito siguro yung nakakuha ako ng bagong insurance under Sun Life. Nakakuha ako ng bagong plan na siyempre, kukuha ka lang ng plan kung meron kang extra o kung meron kang enough na para makakuha. Pero nakakuha ko last year, which is I am very grateful kasi nakaumpisa ako ng isang milestone sa buhay mo. Kasi mahabang investan yan eh. Mahabang investment period once you get into an insurance. And actually, nasa 8 to 10 years siya na ano. Pero ang importante kasi sa lahat ng bagay sa buhay, wah, talagang sinasabi ko to, no? Pero ang importante kasi, based sa mga napagdaanan, napatutunan ko, hindi mangyayari ang isang bagay kung hindi mo umpisahan. Ganon. Hindi mangyayari ang isang plano mo kung hindi mo umpisahan. Hindi ka makakaalis kung nasan ka nakatayo ngayon kung hindi ka hahakbang. Huy! Saan galing tong mga sinasabi ko? Ano ba? Pero hindi nga guys. Yung pagkuha ko ng insurance, actually may isa lang insurance. Pangalawang insurance na to, ito yung isang bagay na I am very grateful kasi nga, hindi lahat nakakakuha ng insurance sa 2020. Lahat ay sobrang hirap ng pinagdadaanan and nagkaroon lang ng blessing at natuto akong mag-ipon noong 2020. Natuto akong magtabi sa aking alkansya. Alkansya guys. So yun ang pinopromote ko ngayon guys. Ang power ng alkansya. Dati hindi ako naniniwala dyan pero nasa alkansya pala yan at nasa mindset mo. Kung mindset mo ay makapag-ipon, makapagtabi, mabubuo mo o malalagyan mo ang alkansya mo. Plus, yung alkansya mo, dapat saradong-sarado, yung hindi ka matitempt na dukutin ang kung anumang nakasilip sa'yo. Ganon, doon ko kinuha actually yun. Eh, nagbayad ako sa plan na yun ng pasok sa kung anong naipon nitong lockdown sa aking alkansya. So guys, mag-alkansya ka na rin ngayon, 2021. Sabay tayo, okay? Kuha ka na ng alkansya. Number 4, itong pinakamalapit na blessing na nakuha ko noong 2020 ay ang ikaw. Oh, ikaw. Ikaw na nanonood sa YouTube. Ang YouTube. Yes. Nabalikan ko kasi nitong 2020. Ay guys, backstory lang guys. Ang dami kong kaibigan na lagi kong pinupush. Sabi ko,
alam mo yung mga activities mo sa buhay, pasok yan for vlogging eh. Kasi masishare mo yung mga natutunan mo sa ganito, sa ganyan, pwede mo siyang i-vlog. Tsaka may mag-divertan ka ng stress ngayong 2020. Alam mong napaka-stressful ng taon na to, maraming plano ang hindi natupad, maraming plano ang hindi nangyari, maraming bagay na hindi, alam mo yun, nag-transpire. Pero, pwede kang mag-vlog. Lagi ko yung sinasabi sa kanila. Tapos ending nung medyo last quarter na ng taon, naisip ko na umpisahan on my own. Na what if, gawa nga ako. Alam mo yun, gawa nga ako. Kasi meron akong running watch hours. Kasi with my business na videos and photography before, ina-upload ko talaga dun sa YouTube channel ko yung mga kahit na anong bagay na ma-edit ko. I love editing videos. Yeah guys, I love, as in I love. And I have the passion dun sa pag-video, ganyan. Kaya naman, in-enroll ako ni Kuya Dennis. Shoutout kay Kuya Dennis. Nag-enroll kami dati sa video school, shoot school. And sobrang marami ako natutunan dun. Maraming salamat, Kuya. And kahit hindi pa nabubuo yung team ko for photo video, iniintay pa kita makabalik ng Pilipinas. Pero maraming salamat for that opportunity. Dahil may mga naitabi tayong mga learnings from that. Pero dahil nga, binalikan ko ang passion na matagal ko nang gustong gawin din naman. Nahihiya lang talaga ako. Pero naumpisa natin, nandito tayo ngayon. And guys, monetize na po ako. Okay? Monetize na po ako bago natapos ang taon ng 2020. And part yon ng 2020 journey natin. That I am very grateful and maraming salamat sa iyo for subscribing and watching and not skipping ads. Salamat guys and for liking this video and for comment na rin. Maraming salamat guys. Sobrang salamat. Parte kayo ng 2020 ko. Isa kayo sa mga positibong nangyari sa 2020 ko. Maraming salamat. Number 5. Last one. Bakit yan laging 5 ang pumupunta sa akin, no? Last one natin guys, one last thing for the vlog that I am very grateful sa dumaang taon na 2020 is that andito pa rin tayo. Andito ako ngayon, pinapanood ninyo at nandyan kayo. Nandito tayong lahat at nakatawid tayong lahat sa 2021. Hindi ba sobrang laking blessing na nun? Actually, we are very blessed and we have to be grateful sa bawat araw, sa bawat umaga, sa bawat time na gumigising tayo at nasisilayan natin yung panibagong araw na binigay at binless sa atin ng ating Panginoon. Diba? And we are very grateful na nakagising ulit tayo at naabot natin ang taong 2021 at nandito tayo lumalaban para sa mga challenges at sa mga purpose pa natin sa buhay na bigay sa atin ng Panginoon. And I am very grateful guys, and I am actually guys, kasi diba 2020 was so challenging sa virus, hindi natin alam kung meron na tayo, hindi natin alam kung nagkaroon ba tayo, asymptomatic ba tayo before, hindi lang tayo na-test, sobrang challenging ng gobyerno natin, sobrang stressful nila, sobrang stressful ng mga pangyayari, sobrang daming nangyari, pero nandito tayo ngayon at kaya nating tawanan yung taong yun. Kaya na nating tawanan yung mga reklamo, yung mga daing, yung mga problema natin noong 2020. And that's something that we have to be grateful. And also, marami akong kaibigan, guys, shout out sa inyo, akap at dasal. Sa mga nawalan ng mga kapamilya, yung mga nawalan ng kapamilya last year, I am always praying for you guys, alam nyo yan. At sa lahat ng mga hindi ko kakilala na nawalan din, I am praying for you guys and congrats. Andito kayo sa 2021, andito pa rin kayo. And let that be one episode sa buhay natin na we have to be grateful also. We have to celebrate life and maraming salamat for being there, supporting one another, yung mga kaibigan nyo, kapamilya nyo, kayo, ganyan. Maraming salamat din. I am shouting out also sa mga kapamilya ko sa ibang bansa, si kuya ko, yung mga sister-in-law ko, yung mga kaibigan namin dyan, at sa iba pang mga bansa, sa ibang lugar ng Pilipinas, nasan man kayo. Maraming salamat for always checking out
sa isa't isa for always checking up din sa akin. Kasi sometimes akala nila okay lang ako, akala nila good tayo, goods. Pero actually, minsan napapagod na din sa mga responsibilidad ng buhay, ganyan. Pero yun na naman rule natin sa bawat isa, di ba? We just have to check out one another and we just have to support one another and listen. Yun, yung importante, pakinggan natin yung ibang tao. And then, yun, we just have to get the learnings from it, alam mo yun, and bring that learning sa buhay natin, sa puso natin, and share the blessing of God. Alright, am I making sense? Tama ba yung mga pinagsasabi ko? Diretso na yung chika natin, dai. And that's it for today's vlog. I challenge you guys to also think, let's say 1 to 10 or 1 to 5 din, or gawin nyo rin yung ginawa natin kung hindi kayo makaisip, no? Bunot kayo ng 1 to 10 and then kung ano man yung mabunot ninyo ay isulat ninyo, idikit ninyo sa inyong mesa o sa inyong pader o kung saan man yung lagi nyo nakikita, and i-define nyo and enumerate ninyo yung mga bagay that you are very grateful and thankful at lagi mong idadasal yan sa Panginoon. At magpasalamat tayo lagi sa blessing ni Lord God, guys. Kasi hindi biro ang makatapak ng 2021 sa sobrang challenges ng 2020, guys. Diba? So yun, I'm challenging you. I'm asking you na enumerate nyo rin yung mga bagay that you are grateful and pray for it. Thank God for it. Thank kung sino man yung sinasamba ninyo, guys. Thank that. Alam nyo yan. I-thank nyo sila sa lahat ng mga bagay na you are grateful. So, that's it for today's vlog. I hope ay na-enjoy nyo ang vlog natin ito. Medyo gusto ko lang balikan to in the future, kaya natin sinama siya sa ating vlog for today. And if you like this video, please give it a big thumbs up. Please, guys. Don't skip ads. Please, please, please naman, guys. Don't skip ads. Don't skip ads. Anyway, please subscribe to my YouTube channel. Once again, I am Grundig. And see you on my next vlog. Bye.